magandang araw. Nakikita niyo siya. Siya si Batman. Ayon si Jared. Kung mayroon man akong manok na matatawag na aking. Bagadug talaga eh. Na matatawag na sa akin na pinakaunang manok na inalagaan ko. Ito lang dalawa. Kumbaga, yung parents nila ay mga anak ng mga unang manok namin. Kwento ko sa inyo, bakit kami nag-alaga ng manok. Nung matagal ng panahon, nagkaroon ako ng mga kate-kate dahil nga sa kakakain ng manok. Yung mga 45 day solusyon ni Kabukid na mag-aalaga kami ng manok. Yun na lang kakainin ko, at least magka-rashes man ako. May rashes pa rin. Magkaroon man ako ng allergy. At least alam namin na inalagaan namin. Alam namin kung ano yung patuka namin. Alam namin kung ano yung mga medication na ginawa namin or mga bakuna. Hindi yung mas mataas na pagpapataba ng mga manok na nabibili sa mga manok sa palengke. So, ayan. Si Batman kasi. Yan si Batman. Hawakan ko si Batman pag tumayag siya. Kakatakot yan. Nangaano kasi yan. Nangaaway. Tingnan natin kung papayag siyang hawakan. Lagay ko yung kami. Try ko kunin si Batman. Batman. Ganito siya kasi kukunin. Hindi siya pwedeng tiglain. So, uupo ka sa tabi niya. Batman. Hindi siya kasi sanay na hinahawakan ko kasi nga may pumapasok kasi ako eh. Pero, napapahawak ko na siya sa akin. Kaso ganito siya, para sa mga baby. Alalapitin mo muna siya, uupo ka sa tabi niya hanggang mag-settle down siya. Pag hindi na siya maingay, hawakan mo na siya. Batman! So, nahawakan ko na siya. Aray. Wala akong upuan. Dali. Wawawa, sagali. Sagali mo yun. Ito si Batman. Ayan siya. Ayan siya. Yun. Si Batman nung bata-bata pa siya, marungis siya yung kulay niya. Marungis siya. Marungis siya na uri ng kulay niya nung kabataan niya. Pero naayos naman 'to kasi tingnan niyo siya, ang ganda niya, 'di ba? Ang pogi ng kulay niya. Ganyan, gray yung ano niya, gray yung kanyang paa. Ganda ng comb niya. Kikita niya, hindi nakakasilaw. Yan. Yan siya. Ano siya, yung maarte siya, bago mo siyang hawakan, uupo ka na muna, bibaby mo muna siya bago siya magpahawak sa'yo. Actually, yeah. Pati kay Kabukid, ganun din siya. Ganun din yung style niya. Kaya, ganun mo siya hahawak. Nagpapangalan ako dun sa mga alaga namin. Usually ako nagpapangalan. Bago, kung hindi ako nauunahan. Si Batman kasi, yun nga kasi yung kulay niya, para siyang, pagod ako, Batman, bigat niya. Si Batman kasi nung maliit pa siya, para siyang marungis. Pero hindi naman siya marungis. Kahit anong linis niya sa sarili niya, di ba yung mga manok, sariling linis naman sila eh. Nagda-dust bath sila, nagpapashine sa kanila ng mga balahibo nila sa sand, tsaka sa lupa, tsaka sa mga damo sila na. Bawas ko. Si Batman nung maliit pa, hindi. Tapos biglang, sige si Batman na lang siya. Yun, ganun magpangalan. Si Jared naman. Si pa-bebing Jared yan. Si Jared naman. Kaya siya tinawag na Jared kasi ano siya yung mayroon kasi kaming kilalang bata.
para siyang marus. Pero pag iano mo naman siya, pag kinakausap mo naman siya, o alam niya na, alam niya kung saan siya lulugar, natatanggal yung pagiging marus niya, nagiging gentle siya. Yan si Jared. Jared, say hi. Siya naman si Jared. Maputing version siya ni Batman. Pero usually, halos parehas lang sila. Isa lang yung nanay nila. Ito yung mga manok ko. Manok ko talaga. Yan sila. Ganda ng kanyang ano, feathers. Pang-camouflage yung kanyang dito sa tail end. Nakikita niya ba? Yan. Ito si Jared. Silang dalawa yung mga manok ko. Kaya yun nga yung Jared yung pangalan niya kasi. Pag titingnan mo siya sa malayo, mahilig siya mag ano siya, yung mapang bully siya, yung pakiramdam niya, kaya niya lahat. Pero pag nandiyan ka na, wala na, tame na siya. Ganyan siya. Pogi na. Thank you. So, ayun yung dalawa kong manok na naalagaan ko. Naalagaan ko talaga. Sideline na inaalagaan ko sa Jared tsaka si Batman. Sila ay ngayon ay mga binata na minsan wait lang. Oh. Minsan binibitaw namin sila. Sila magkapatid sa tatay nila. Ayos naman pero hindi naman kasi talaga sila pang ano eh, pang fighting cocks. Pang bahay sila. Totoo lang, ayaw ko rin naman silang ano na pag binibitaw kasi namin sila, nasisira yung kanilang mga balahibo. Nanghihinayang ako. Kasi diba, matagal silang nag-grooming, tapos biglang pagbibitawan mo. Although isang beses lang sa isang linggo, ay minsan wala. Basta pag naisip namin, kasi kailangan din naman kasing bitawan sila eh, para ma-materialize yung kanilang muscles, tsaka yung kanilang mga strength, wow, kanilang cardio. Mahirap din naman kasi na nakaganyan lang sila. Tapos may mga panahon na ano, pinagpapapalit-palit namin sila para kumbaga ano, matanggal yung kanilang boredom sa isang lugar. So, yun ang aking mga manok. Maraming salamat sa panonood. Subaybayan niyo ang aking susunod na mga video. Papakilala ko pa yung mga ibang manok ko na nandito sa aming bakuran.